Let's take a throwback of two inspiring stories of success. No other than the man behind Montalbo and the actor turned entrepreneur. Balikan ang kanilang kwentong pinansyal dito lang sa Peaceabilities My Money Story. Welcome to Peaceabilities My Money Story. I'm your host, Francisco Colaico. One of the most enjoyed genre of stories are stories of success that don't come in an easy way. Kumbaga, marami munang dinaan ng pagsubok ngunit hindi sumuko sa buhay. It is true indeed that success is much more sweet when you go through many struggles and defeats and overcome all of it. Ang mga ganitong kwento ay nakakapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Kaya naman, tunghayan natin muli ang istorya ng dalawang tao na narating ang tagumpay sa pamamaraan at sa mga bagay na hindi nilang inaasahan. Una na rito ang kwento ng taong nasa likod ng matagumpay na Montalbo Massage Hut na si Noel Montalbo. Panoorin natin ito. Magandang araw, Noel, and thank you for allowing us to visit your place here. Mm. What do you do now, Noel, your nickname? Isa po akong full-time na entrepreneur and masahista. Masahista? Masahista? Anong sabihin? Ano ba itong negosyo mo, briefly? Masabi ko pong masahista kasi licensed din po ako na massage therapist. So aside from being a doctor, isa din ako talagang LMT na tinatawag nila. And yun nga po, isa akong, ako po yung founder and CEO ng Montalbo Wellness Corp. What led you to this current work being an entrepreneur? Ako talaga akong plan na mag-business eh. Ang gusto ko po talaga is maging doctor. Nakikita ko yung sarili ko before na nasa isang hospital, naggagamot ng mga patients. Pero after po kasi ng medicine, bankrupt po kasi yung family namin. Bankrupt? Bankrupt. Kasi may sinalian po kasi silang business. Yung palang bahay namin na napundar nila for 23 years, nakasanla pala siya sa bangko. So we lost our home. And ako po yung eldest sa family. How many are you in the family? I have 3 siblings. Okay. And then, nung time po na yun, fresh grad ako ng med. My sister fresh grad ng BS Chemistry. My brother is studying nursing and I have a 7-year-old sister pa nung time na yan. And then nobody has work. So ang ginawa ko po, nakagawa po ng paraan yung parents ko to find another home. Maliit lang po siya and luma. And sabi ko, hindi siya sustainable eh, na kung mag-specialty ako or mag-residency. So ang ginawa ko po, nagsanla ako ng relo ko noon for 1,500 pesos. 1,500 Apo, pesos? Sa classmate ko po, sa med school. Ang ginawa ko po, gumawa ako ng soaps, ng mga sabon, mga handmade soaps. Okay. So ginagawa ko po siya sa Batangas noon and then binibenta ko siya online. Ang ginawa ko po, naggawa ko ng iba't ibang variants ng mga organic soaps. So, okay. Sabi ko nga po, parang lahat na ata ng fruits and vegetable, nagkaroon ako ng variant ng sabon eh. What motivated, anong motivator? What is punking you para gumawa noon? Sir, pag nakikita mo yung family mo na nahihirapan, lalo na yung mommy mo nahihirapan, daddy mo nahihirapan, alam mong wala silang may ibigay na pera, na nag-iikot talaga sila, alam mo na umutang sila, kahit hindi nila sinasabi sa'yo. And halimbawa, dadating yung mga bills ng water, dadating yung bills ng Meralco, yung mga umutang pa. Para pambayad yan. So, you, very difficult. Ang motivator mo talaga is to help augment income. At saka wala po talagang choice nun eh. Wala kaming kukunan talaga ng perang. On a lighter side, because that's looking back. No? Yes, yes. No, saan ang galing yun, yung kagustuhan mo makatulong? Is it because talagang, as you said, may physical ka bang nakikita na yung mga tinataguan na yung hiniraman ng pera, ayan na yung Meralco, puputulan na? Opo, nagkaroon na kami ng time na gano'n. 750 pesos lang yung Meralco, pero hindi na yung mabayaran. Even pamasahin na papuntang Manila, halimbawa, dadaling ko yung soaps, wala talaga akong mahingi sa kanila. And then, nangyari pa, tumigil pa yung brother ko sa pag-aaral kasi wala talagang pera. Kamusta ba ang pamilya Montalbo? Kayo, paano ba kayo pinalaki? Hindi po kami talaga pinabuhay na maluho. Very simple, tapos pinalaki po kami na disiplinado sa bahay. May kanya-kanya kaming ginagawa. Ako yung tagahugas ng pinggan. Apo.
Tapos kanya-kanyang linis ng kwarto, papaluin ka kapag may mali sa exam. Very disciplined po talaga yung ano, at saka very simple. Sa pera, ano yung direct or indirectly mga aral na binigay ng magulang mo sa tungkol sa pera? Ang mami ko po kasi is madiskarte talaga sa buhay. Lumaki siya sa Tondo na walang parents halos. Lola niya yung nagpalaki sa kanya. And lahat na nang pwedeng ibenta, nakita kong binibenta niya. Nakita ko talaga yung how she sells, how she talk. Meron ka bang earning activities nung bata ka? Nagtinda po ako ng ice candy, pulburon, ng banana queue ng lola ko. Tapos, pag po December... Bakit ka nag-ganon? Gusto ko lang po may pera ako. Gusto ko may pandagdag baon. Ganun. Tapos, every December, laging puno yung lalagyan ng pulbos. Ginagawa ko sa alkansa. Ano ang mga times of and forms of enjoyment? Lalabas po kami, kakain sa labas, mamamasal, magsi-swimming. Yan na po yung mga parang ano ba, indulgence namin eh. Yan na po yun eh. So very simple talaga. Wala akong maalala kung nag-travel kami kasi first time nga pong makasakay ang mami ko ng airplane nung miss pa na ako. What's your early perspective about money? Gusto ko lang po na meron akong perang hawak. Yun yung naiisip. Yun po yung naalala ko ngayon. Ano yung mga naalala mo when you were growing up or miskin na ngayon, sacrifices or things that you did para lang maayos ang pera mo? Madami. Lalo na nung na-bankrupt kami at yung nagtitinda na ng sabon. Nung student po kasi, pre-med, nung BS Bio ako, parang normal lang kasi na student na maglalakad ka from one building to the other. Tapos minsan mabibitin ka talaga sa budget kasi kulang yung padala ng parents. Tapos nung med naman po, ganun din, parang normal struggle ng student na hindi naman lagi na maraming perang pinapadala yung parents. Pero yun nga pong na-bankrupt, yun po yung sobrang daming sacrifices na hindi ka na-prepare at all. How are you taking it then? Yung pong paglalakad. May bitterness ba? O driven ka ba? O may galit sa utak mo? Hindi, hanggang ganito lang to. Alam mo, darating ka sa better situation in life. Actually po, pag iniisip ko siya, yung nagsanla ako ng relo, parang hindi ako sigurado kung makukuha ko ba siya or hindi. Pero in 1 week, nabayaran ko siya yung sa relo. Tapos, nanakuha ko yung relo, tapos umutang ako ulit, nabayaran ko. Nung naglakad ako dito sa Pasok, hindi ako galit. Hindi ako galit sa parents ko, hindi ako galit sa Diyos. Parang nai-envision ko siya na this will be a part of a very successful story. Although may mga times na minsan may iyak ka kasi nga hindi binili yung dineliver mo na, tapos sabihin hindi kukunin. Apo, nagkaroon ba pong time na dito sa may Pasong Tamo Buendia na computer shop, nakatabi po ng Mount Albo ngayon, natulog po ako dyan hanggang umaga. Kasi wala po akong friend na nagre-reply na pwede ako matulog. So nandun po ako sa computer shop, so nagbenta-benta ng sabon hanggang sa inaantok-antok ka. Pero kailangan nandun ka, so every hour nagbabayad ka ng 20 pesos. What's the turning point of the first part of the money story of Don Montalvo? Turning point po talaga is when I got this order of 70,000 pieces ng soap. And then, magki-Christmas po nun, so kailangan niya ng Christmas soaps na maliliit. So, ang laban ko po nun sa kanya, I can provide yung mataas ng quality and mura. So, kinuha niya ako 70,000 pieces. So, naalala ko po nun, umutang ulit ako sa Chinese ko na classmate. Kasi instead na hand mixer, kailangan ko pong bumili ng malalaking mixer na talaga. And instead na yung cutter ay sabon, nagpagawa po ako ng isang table cutter na tinutulak mo lang talaga yung soaps para maputol. And then, yung mga kapitbahay namin, opo, nagbabalot sila. Kumukuha sila sa bahay namin, timba-timbang sabon para ibalot. 25 cents each. And then, yun po yung turning point. So, yung profit po dun sa soap, yun po yung ginamit kong pangtayo ng maliit na spa dito sa Makati. Yun na po yung Mount Albo Massage Shop. Doon nag-umpisa mag-rebound? Opo, hindi rin po siya madali. Kumbaga, hindi po siya natayo yung spa, tapos mayaman, may pera agad. Hindi po. May struggles dun sa soap, nagtayo ako ng isa pang business, may struggles uli. Kasi unang-una po sa atin, hindi naman ako tapos ng any business course. Right. So wala akong alam sa marketing. Doktor, sabi mo kanina. Apo, wala akong alam sa accounting, sa marketing. Sa ako siguro entrepreneur na gigising sa umaga na hindi pera ang iniisip. Money on the go!
Kaloka, hindi ko pala kahirap to. Akala ko, pindot lang, ganyan, ganitin. Pahid-pahid ng oil. Kahirap naman pala magmasahe. Uy, kayo pala yan, mga fans. Nandito tayo ngayon sa Ginhawa Spa and Dining. Para manggulo. Ay, yoko lang. Siyempre, para kilalanin si Dr. Noel, ang may-ari nitong spa center. Paano? Samahan niyo ako at kilalanin natin siya. Dito pa rin sa Tanong Dito. Tanong Doon. Tanong Everywhere. Ito ang Money on the Go! Hi mga friends! So nandito tayo sa Ginhawa Spa and Dining. Halika! Hello ma'am! Kamusta po ba siya as a boss? Mabait na boss. Tapos maalaga siya sa amin. Actually, he's a boss, pero you can't feel na he's a boss. E, kamusta ba si Sir bilang boss? Mabait. Mabait. Hindi naman po ako magtatagal kung hindi po siya mabait. So, hindi naman siya nagbe-beast mode. Hindi po naman siya nakita mag-ano. So, ma'am, ano yung isang quality or trait niya as a boss na talaga nag-stand out para sa inyo po? He's sending the right message kasi kapag talaga may ginawa akong mali, malalaman kong mali talaga yon at hindi ko nagagawin. He's very friendly. Very amiable kasi yung ambience niya, the aura. Bukod sa mabait, gwapo si Sir. Nagka-crush ka na ba kay Sir? Daddy po. All mame! So ano yung mga madalas niyang gustong gawin? Mga hobbies niya? We ng Batangas with his family. Tapos kapag wala ding magawa, yung mga dogs lang niya kasi meron siyang ano, dalawang aso, si Chiquito at saka si Dolphy. So was there any time na nakita niyo po yung generosity naman ni Sir? There are times kasi na we have celebrations. He never forgets to, syempre, to greet. May mga weird bang itong ginagawa or interest to si Sir na hindi namin alam? Actually, magaling siyang mag-drawing. Siya yung mga nag-design ng mga logo. Ano, ang weird din is yung pagda-dub smash niya. Na-massage mo na ba si Sir? Opo. Kamusta? Okay lang po. Nasarapan ba si Sir sa pagmamasahe? Oo naman po. Ay, ano? Ano experience? Mabango ba si Sir? Grabe ng tanong. Grabe ng tanong. Sige na nga, hindi na ako magtatalo. Sir Noel, thank you sa pagtitiwala mo sa akin and thank you for being my friend as well. Asahan mo na nandito ako para matupad natin yung pangarap natin ng company to bring Hilo to the world. Thank you, sir, kasi hindi dahil sa inyo, wala ako dito. Sana po, ano, dadami po yung dadami pa po yung mga branches niyo po. You're still humble as always. Kung kanina ako ang nagmamasahe, ngayon naman, titikman ko kung gaano kasarap ang pagmamasahe nila dito sa Ginhawa Spa and Dining. Kaya naman, mag-start na kami. Diyan na muna kayo mga kuya ha. Okay? Mag-start na kami. Bye! Ayun mga friends, sobrang relaxing talaga ang aking experience. Bawat hilot, bawat hagod ni ate sa likod ko. Ay, ang sarap, parang wala nang katapusan. But you know, aside from this experience na napakasarap, eh nakilala natin ang napakabait at guwapo na napaka-hardworking din na may-ari nitong spa. At yan ay si Dr. Noel. Kaya naman, samahan niyo ako ulit sa susunod. Paano mga friends? Ako pa din si Ika. At ito ang Money on the Go! Piso mo, palaguin mo! Piso mo, palaguin mo! Okay, we're back. Noel, nung meron ng Montalvo Wellness, ang una mong negosyo spa kagad. Dati po, sole prop siya eh. So, Montalvo
Massage Services. Okay. Yung pangalan niya. Giving, meron kang lugar, pumunta mga tao doon for massage services. May home therapy din po, home service. Home service. Meron din po. So, I'm sure may struggles din doon, being a startup. Ano yung naalala mong pinakabigat na struggle mo noon na sinaisa lang? Pinakamahirap po, yung wala kang pampasahod. Wala kang pampasahod. Meron kang therapist. Tapos since wala naman nagpapamassage kasi hindi ka kilala, tapos wala kang pampasahod. Yung ano po yung mahirap. Ano ang nagpalipad nung negosyo mo? Siguro po yung quality talaga ng massage. Kasi coming from a medical background, alam ko yung anatomy, physiology ng human body, and I know where to strike. Hindi siya, ang massage is not a random thing to do. So dapat siya, alam mo kung saan ka pipindot, saan ka magdidiin, saan ka iiwas. So siguro yun po yung naging edge ni Mont Albo eh. Although maraming spas na kasabay noon, even yung mga home service na spa, nakakompete po kami eh. And also, nag-capitalize kami sa Hilot, yung Filipino traditional massage, na during that time, laging puro Thai massage, puro mga Swedish massage yung nasa menu. Kami, we brought Hilot to a spa setting. That's why, that was 2007 po, and then 2008, nagkaroon ako ng formal na spa dito sa Pasong Tamo. And 2010, nagpa-franchise na kami. Hanggang sa ngayon, 42 na po ang 42 branches na. What is the one money lesson that you learn, you practice, and would want to share to our viewers? I have realized, siguro this early, na money is important, but it is not the most important. Kung ako po siguro isang breed na entrepreneur na kung magkakategorize, ako siguro entrepreneur na gigising sa umaga na hindi pera ang iniisip. Kasi I don't want to focus on profit. I want to focus on building the brand and my relationship with my people. Because I know that everything will follow. Paano mo isusulat ang money story? Kung pwede mong ulitin ulit, ha? Meron ka bang tatanggalin? Meron ka bang dadagdag? Siguro po, yung hindi sana nawala yung bahay. Kasi yung mga memories namin, lahat nandoon. Eh. Ano naman dadagdag mo? Gusto ko po, sana po, buhay pa yung lolo ko. So nakita niya sana yung success namin. Nakita niya akong graduate. Kasi kaya po ako nag-med din is because of him. Ano naman ang susunod na yugto ng money story ni Nol Montalvo? Ang future plan ko po is magkaroon ng resort and spa. From the affordable end na spa to this upscale, to this high-end spa, itong Ginhawa. And then, spa resort ang nakikita ko po in the future. Meron kaming top quick 10 questions na tatanong namin. Related din naman sa pera. Para makita namin mabilisan ano yung pagkatao ni Nol tungkol sa pera. Kaya kami nakakapit na mga kuryente dyan. Pag nagsinungaling ka, kinukuryente. So malalaman namin kung matagal na ako sir, hindi na ako kuryente. Ano ang pinakamahal na nabili mo? Siguro, lupa. Ang pinakawalang kwenta na ginastusan mo? Cellphone. Mahal na cellphone siguro naman. Una mong investment? Condominium. Anong unang ginawa mo sa kita mo na hindi seryoso? Anong Louis Vuitton na bag na tiga 150,000. Anong pinakamalaking pera na nalagay mo sa pera? 5,000 peso. Sedan na kotse o van na sasakyan? Van. Bakit? Gusto ko po malaking space. Branded or unbranded? Mga gamit, personal na gamit. Dati po branded, ngayon hindi na masyado. Hindi na. Bakit? Ano ang nagpalit sa pananaw mo sa branded at hindi branded? Kasi sir, once na nakabili ka na ng branded, makikita mo rin na katulad din siya halos ng unbranded eh. Nasisira din siya. Hindi rin siya forever na nandyan. Walang forever, ano ha? Nakabili ka na ba ng peke? Peking relo, peking... Alam mo na peke, ha? Hindi yung na peke ka. Have you? Sir, yung mga DVD sa Carriedo. Mga class A and B na sapato sa Cartimar. Pero nung entrepreneur ka na kumikita ka na, bumili ka pa ba hindi ng peke? Na po. Kasi ay naniniwala ako na you get what you paid for. Ito yung kuling pahabol ng aming kasamahan si Willie. Hard or soft? Hard? Powder or lotion? Lotion. Nandito kami sa last portion na talaga ito. Alam ko tumatagal na. Akala siguro mo mga 4 na oras itong interview. Kaso wala kang wallet? Wala po. Wala? Nasaan ang mga cards mo? Meron po akong
case. Hindi ko siya talaga. Hindi ko po dala. Wala sa akin. Wala? Talagang wala? Meron lang po ako dito. Pero ito, cash. Ito lang. Yan kaya lang ko bang mga puro? Pamanagal lang. Okay lang. So you're an entrepreneur of 8 years. Mm. One of the most known in the spa business. Mm. Wala kang pitaka. Ito lang ang pera mo. Mm. Na cash. Nandito. Bakit wala kang wallet? Asan ang credit card mo? Meron po akong case talaga. Meron po akong lalagyan talaga ng cash. Pero yun po yung benta eh. Hindi siya talaga personal ko na akin eh. Okay. So hindi ko po siya binibit-bit talaga. So yung pera pong pang akin, nandito lang talaga siya sa... Naku, malalaman ng mga tao yun. At magkano pera ang dala mo paglabas mo ng bahay? So, basta less than 500 lagi yun nasa bulsa. Less 500. Paano ka kakain? Pang gasolina? Pang kasya na yung 500 in one day? Kasya, sobra pa. Sobra pa. How's your daily management of personal finances kung wala kang wallet? Basta po naglalagay ako sa bulsa ko ng pera talaga. Talagang most of the time less than 500 siya. Tapos yung sumobra man siya, ibig sabihin may bibilin ako. Again, thank you for having us here in your place. Thank you po, place. Sir. Salamat po. Salamat. We would like to enjoy the place and baka magiging regular ka na rito, not because of an interview but because of this. Yes, sir. Thank you. Definitely. And good luck in your next part of your money story. Okay. Thank you po. Salamat. Ito ang relo na sinanla ko for 1,500 pesos. Ito yung simbolo ng kung paano nagsimula ang Mont Albo. So, siya yung magiging simbolo ng paano kami nagsimula, yung humility. And also, magiging simbolo siya na lahat ay temporary. Hindi mo alam kung kailan siya magsimula, kung kailan siya mawawala sa'yo, kung kailan siya matatapos. From a doctor who turned into a successful businessman. Tunghayan naman natin ang kwento ng isang aktor na ngayon isang ganap na entrepreneur. Panoorin natin muli ang money story ni Jace Flores. Survivor, I was only a few months here in the Philippines. So, I wasn't that open, you know, I was the keep to myself kind of guy. Walang mangyayari kung manonood ka lang. Tawag ka. O text mo kami. O i-click mo ito.